live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon. Madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang assistance to individuals in crisis situations o ang ating tinatawag na AICS para may parating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin natin simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa mapagpapabagitan na For Peace o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate